pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng katawana at dugo ni Jesus. Isama natin sa manalamisang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy nating pinagdarasal ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Corpus Christi o ang banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Tunay ngang suma sa atin siya sa sakramento ng bago at walang hanggang tipan, ang buhay na alaala ng kanyang pagliligtas at pag-alala ng sarili. Siya ang buhay na tinapay mula sa langit na nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Inialay niya sa krus ang kanyang katawan at dugo para sa ikaliligtas ng sanlibutan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitaasan. Sa duhay kapayapaan at sa duhay kapayapaan.
manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapuna na inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mong aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilan loob ng 4 na taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabiling. Ang tuntunin at mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na atin ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang ating pagkain naman ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman
sa kanyang katawan. Kaya nga, yaman isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan pagkabat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayon hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaing. Paghahain inilahad ng ialay si Isaak, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Paskol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang pagkain iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag lahat kami kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli kong siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman
at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Sa maluwalhating kapistahan ng Corpus Christi, bago tayo bumaling sa tanyag na turo ni Jesus sa tinapay ng buhay, basahin at pagnilayin muna natin ang tagubilin ni Moises mula sa aklat ng Deuteronomio. Ipinapaalala ni Moises sa mga tao kung paano sila kasama ng Diyos sa kanilang 40 taong paglalakbay sa disyerto. Sinubukan sila ng Panginoon at pagkatapos ay binigyan sila ng pagkain at tubig para sa kanila. Pinakain niya sila sa disyerto ng mana, isang pagkain na hindi alam at ng iyong mga ama. Isang mahalagang bahagi ng aralin gaya ng ipinaliwanag ni Moises ay upang maunawaan kung saan nagmumula ang ating tunay na pagkain. Ang ating tunay na pagkain ay hindi nagmumula sa tinapay lamang o nagmumula sa mana lamang. Ngunit mula ito sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. Kapag ang ating mga puso ay sinanay ng kahirapan sa panahon ng ating paglalakbay sa disyerto, mas malalim nating maunawaan na ang lahat ng mabuti sa ating buhay ay ang libreng regalo ng Diyos. Ang katibayan ng walang bayad na pag-ibig ng Diyos sa atin. Habang gumagala sa sarili nating disyerto ang kalungkutan, ang sakit, galit at paggalito, takot at lahat ng sakit sa buhay, kailangan nating tandaan na ang Diyos ay laging nag-aalaga sa atin at siya ay nagpapakain sa atin kung ano ang talagang kailangan natin. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Ako ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit." Ang kanyang mga tagapakinig ay pamilyar sa tradisyon ng lumang tipan ng isang tinapay na bumaba mula sa langit. Ito yung mana. Ngunit si Jesus ay nagpapakilala ng bago at mas mabuting mana. Ang bagong mana na ito ay isang pagkain na hindi alam ng marami. Hindi lamang tinapay, hindi lamang salita, kundi ang tinapay na buhay ay nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan.
at si Jesus mismo ang tinapay ng buhay na mula sa langit. Ito ay nakakalito sa kanyang mga tagapakinig at nakakabahala sa kanila. Nakakalungkot na karamihan sa mga di-Katoliko na Kristiyano o kahit na sa maraming Katoliko mismo ay hindi maintindihan ang pundasyon ng pagtuturo na ito na tahas ang ibinigay ni Jesus mismo. Mga kapatid, ang bawat misa, ang bawat pagdiriwang ng banal na misa ay isang kapistahan ng pasasalamat. Ang salitang Eucharistia ay nagmula sa salitang Griego para sa pasasalamat. At tayo ay inaanyayahan na makiisa sa piging upang pakainin ang bawat isa ng salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon at sa pamamagitan ng tinapay na bumaba mula sa langit. Ang tinapay na ito ay dapat nating kainin ng may wastong panloob na disposisyon. Sa ikalawang pagbasa, tinanong ni San Pablo, ang tinapay na ating pinagpaputol-putol, hindi ba ito ay pakikibahagi sa katawan ni Kristo? Sa parihong liham, pinayuhan tayo ni San Pablo na maghanda ng mabuti bago tayo tumanggap ng banal na komunyon. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom ng kupa ng Panginoon nang hindi karapat-dapat ay mananagot sa katawan at dugo ng Panginoon. Mga kapatid, bago tayo tumanggap ng banal na komunyon, dapat nating suriin ng mabuti ang ating sarili. Bago tayo kumain ng tinapay at uminom ng kupa, kailangan muna nating nasa tamang disposisyon tayo at walang ginawang mabigat na kasalanan. Para sa sinumang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang katawan at dugo ay umiinom ng paghatol sa kanyang sarili. Mga kapatid, ang masayang kapistahan ngayon ay nagpapaalala sa atin ng dakilang regalo na matatanggap natin sa banal na misa at nagpapakilos sa atin na maghanda ng mabuti sa pagtanggap nito. Dahil inaanyayahan tayo ng Panginoon sa isang malalim at banal na komunyon o pakikiisa sa ating sarili. Amen. Tumayo po ang lahat, sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mga minamahal na mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus na pawiin ang ating pagkagutom at busugin tayo ng Kanyang pagpapala at biyaya. Ating idalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mamuhay nawa ng may katapatan sa Ekaristiya ang mga pinuno ng simbahan upang ang dakilang pagsasalong ito ay tunay na maging sagisag ng aming pananalig kay Kristong anak mo at paglilingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maranasan nawa ng mga pinuno ng aming pamayanan ang nakakapagpanibagong kapangyarihan ng Eukaristiya at hayaan itong ipagbuklod kami sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa naming hangarin ang mga panandaliang bagay na nakapapawi sa pagkagutom at pagkauhaw. Amin nawang hanapin ang pagkaing maghatid sa buhay na walang hanggan, ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magdulot nawa ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa at kaligayahan ang aming pagsasalo-salo sa Eukaristiya na tunay nga sumasalamin sa dakilang piging sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging ganap nawa ang kagalakan ng mga kapatid naming yumao sa piling mo, O Diyos naming Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayun din ang ibabang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos naming nagkatawang tao, pakinggan mo ang aming dalangin. Maging lakas nawa namin ang alak at tinapay, ang katawan at dugo ni Jesus, hanggang makamtan namin ang buhay kapiling mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, ang anak mo, at ng aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang pag-aain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ng iyong sambayanan
ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinapahiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagada at sinabi, tanggapin at ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin at ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaya't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayo makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula ikawalo ng umaga hanggang kalima ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Bukas po, June 11, 2023, Linggo, ay pagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng prosesyon ng kabanal-banalang sakramento, Eucharistic Procession, pagkatapos ng ikatlo ng hapon na misa. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo't higit ang mga kapatid natin sa Extraordinary Minister of Holy Communion, mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na magbigay galang sa tunay na presensya
ng Diyos sa banal na Eukaristiya, magdala po tayo ng kandila. Pinapaalalahanan po rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, inihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinulot sa piging ng paghahain ng iyong katawa at dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y malalan lang pangako noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno.